Konnichiwa, buddies. Recently lang nakukuha itong tinatawag natin na Japanese art na madball. Papakita lang namin kasi ongoing pa ang pagtisdig. So, naka-wool yan dyan, wool type sa east. So, dito tayo sa west side naghukay. Tapos, big boulder na sa gitna. Tapos, lumabas to ang tinatawag natin na madball na may hole sa gitna. Yan. So, ilang beses na kami nakakuha nito. 3 times na siguro. Alam nyo saan to nilagay, buddies? Dito lang siya. Sa gilid. Dito ba rin? Yan. So, yan ang sinasabi namin na careful tayo sa mga HTM na hindi mabasag. Alam nyo, pag mabasag to, ibasag talaga. Kasi ano lang to eh, lupa lang siya. Pero may hardener. Pero pag tatamaan ng pala or bara, ay talagang basag-basag. So, dyan siya nakukuha. Wow, 1 foot pa lang ah. Lumabas na. So ito yung sa gitna ngayon. Big bull, palitawin natin to, i-clearing. Kasi tinatawag natin itong primary marker. Titingnan natin ang marka nito. So ayan, kasiyang-kasiya talaga dyan ang madball. Yan oh. Yan siya. So sa top naman, may marker to siya na makikita. So pinapakita lang namin, baka mabasag, para masama na rin sa vlog mamaya. Okay, so this is what we call the madball. Mad talaga. Okay? Okay. So, itong sinasabi natin na kung anong makita mo sa top na marker. Ito to. Oh. Ay makita mo rin sa ilalim. Ito na yung marker natin sa south side. Ano no? Norte. Norte. Norte to siya. South doon. Okay. So, dito oh. Yan oh. Nakita niyo itong hole. Yan. Na masisidla ng tubig. Na may hole. So, nandito tayo sa norte. So, pagpupunta tayo south, 9 feet, yan ang dig site. Yan, mga tropa natin. Yan ang dig site dyan. Okay? So, ibig sabihin, kung anong makita mo sa top, ay makita mo din doon sa dig site. Ibig sabihin, tama ang hukay mo. So, tingnan nyo. Di ba? Pareha lang yan eh. Bilog, may hole. Ito din siya, bilog, may hole. Oh. Yan. So, itong tinatawag natin na confirmation hidden trail marker for sintering para sa target under net. So, hopefully na intindihan nyo, buddies. Kasi paminsan-minsan mo lang ito makikita na marker. Yan. Kasya lang sa kamay, yan. Good noon. So, thank you for watching. And, God bless everyone. Bansai team. Blasting. Bansai. Bansai. Magandang araw, buddies. This is Chris Sniper. At sa araw na ito ay aktwal tayo na nag-conduct ng survey and remapping dito sa area sa Mindanao lamang. Nandito tayo ngayon sa Magsaysay, Davao del Sur. At kasama natin ngayon ang Team Blasting. Bansai Team Blasting! Bansai! Yan. Ito yung team natin sa Team Blasting. Mga matitibay ito. Alam nila mag-blasting. may idea naman ko sa blasting kasi may busing tayo dati na may mining company. May mga nilipro. Ito sila iba. May mga sikrito sila na paano paputukin ang bato. Okay, so tinuruan kami. Okay, so maraming salamat. Arigato gozaimasu sa Team Blasting. At natatapos namin ang remapping sa araw na to sa buong area. Ang lawak ng area, no? Hektarya ba ito dito? Yeah? 4.5 hektar. So, alam na natin bakit nire-remap natin. Kasi may Japanese encampment. Then, may mga living witness pa talaga na nakapagpatunay na may mga hapon dito. At ito pa, maganda. May nakukuha pa ng mga bayonita. Then, yung helmet, no? Helmet ng hapon. Dito sa area. Pala. Okay. Bakit may pala? Yun ang ginagamit ng mga hapon para paghukay. May pala na mga nahukay nila sa mga previous nila na dig site. Okay? So, napakaganda ng area, buddies. Kaya, ipapakita namin ngayon. Ang isa lang, no? Isang test dig spot namin na aktual na hinuhukay ng Team Blasting. Actually, na-remap na ang dami, no?
more than 10, no, ang mga dig site within the 4.5 hectares private property, no. Itong advice ko, huwag kayong papasok sa hindi ninyong area. Dapat pag magkunda kayo ng retrieval operation, dapat ay pribado ang lupa, titulado, then ang lahat ng involved ay kasali sa team. Okay, so no trespassing, bawal yan, masama yan. Okay, so pag operate tayo, dapat siguruhin natin ang lupa ay natin ay sa atin talaga, para walang sagabal. Okay, so next to that, ay mag shout out muna tayo kasi ang daming mga friends natin na mga subscribers and viewers sa YouTube channel natin, Chris Sniper YouTube channel. Then may page tayo sa Facebook, Chris Sniper page and Treasure Hunting Evidences. Marami kaming admins dyan. At doon tayo mag-usap-usap sa Facebook page. Kasi sa YouTube, ulitin ko, in-off natin ang comment section kasi hindi natin ma-entertain lahat. Doon na lang tayo sa page. Mas madali pa. Diba? Kasi hindi naman sa lahat ng oras makag-reply tayo. Eh, kaya may Facebook page para easy to reply lang. Kasi may mga negosyo tayong inaasikaso. Mahirap naman iwanan natin negosyo. Sige na lang tayo Facebook. Sige na lang tayo YouTube. Na? Okay. Oh, mabansay ta. Ngayon ni mo, Mrs. Bantay good karon Chris. Sige na kay YouTube di on may. Di ba? So dapat we will have time management. May oras tayo sa social media, may oras tayo sa trabaho, may oras tayo sa pamilya. Huwag pabayaan ang ating mga personal business and family time. Shout out muna, no? Okay, shout out kay Paring Dolph, no? At saka sa tropa niya, kay Kagawad, kay Kaiser na nakasama natin, no? Pero umuwi na kasi medyo busy. May mga transaksyon. Paring Dolph, Asidor, thank you so much. Then shout out sa Team Reed Ido. Kumusta dyan, Sir Phil? Salamat, Bro Phil. Maraming salamat. Patuloy lang tayo sa ating sikretong organisasyon. Okay. Then shout out sa Team Yahweh. Okay? Ang Team Yahweh last previous namin na na-remap. Okay? Doon sa Bansalan. Bansalan, okay. Davao del Sur. Sa magsaysay na naman tayo. Kapitbahay lang 'to eh. Davao del Sur pa rin, okay. Then shout out kay Sir Ray Bisalo. Sir Ray Bisalo, yan, shout out na kita diyan sa Edmonton, Alberta, Canada. Kumusta dyan, sir, sa iyong trabaho? Sir Ray Salo. And maraming salamat sa palaging panonood sa mga uploaded videos natin sa YouTube. Yan. Matutuwa tayo kasi may mga viewers tayo sa ibang bansa. Imagine Canada. Then kay shout out kay Brother Melvin Palis Bueno. Brother Melvin, no? We're dyan sa Danau City, Cebu. Kababayan ko, ha? Taga Cebu. Brother Melvin, shout out sa iyo at sa mga tropa diyan sa Danau City. Okay, shout out kay kaibigan ko na brother na palaging nag-message sa Messenger. Nag-usap-usap kami sa mga operation niya. Shout out sa iyo, Brother Richard PL. Brother Richard PL, kumusta ka diyan, bro? Ingat palagi sa operation. Yan. Then shout out sa katropa natin sa Sagay, sa Team Sagay, ang pangalan ng team nila, Team Okinashi. Okay, Team Okinashi na ka-team ni Brother Daniel Jalipa. Bro, Daniel, ito, shoutout ang team nyo. Okinashi sa Sagay, sa kanilang team leader si Brother Noel, sa mga digger na mga malalakas na bantero kay Brother Tongtong, Brother Eric, saka kay Brother Binsoy. Bro Tongtong, Bro Eric, Bro Binsoy, ingat palagi sa paghukay at we are praying for successful retrieval operation. Brother Daniel, salamat sa samurai. Samurai katana ng samurai, okay? Then, yung baris, no? Yung mga hindi natin na shout out. Team to Commando, salamat. Team Commando, magpasalamat tayo, no? Kay Sir Richard sa Team Commando. Yun. Team Tunggang. Then sa Team Tunggang, bro. Uncle, salamat. Oh, kay Paring Brian dyan sa Australia. Okay? Then sa mga team namin sa Luzon, sa Pangasinan. Kay Team Kamikaze. Architect Ancheta, kay Sir Joy, kay Kuya David, kay Brother Milnar, no? Saka sa lahat dyan ng tropa sa Pangasinan. And sa ating mga kaibigan, kay Otol Kemso,
saka kay Otol Chester. Ingat kayo palagi, mga parikoy. Okay? Kay Sir Val sa US, US Army. Saludo sa iyo, sir. Message me. Okay. Team Bagtek, no? Brother Axel and Brother Dindin. Sir Pustigo, Sir Jonathan, kay Ma'am Virginia. Shoutout sa Team Kobe. Salamat. Sa Team Kobe. Maraming salamat. Okay, yun, buddies. Then, sa mga hindi na shoutout sa susunod ng buddies, ha? Mag-message na kayo dun sa comment section natin sa mga pages natin. Chris Sniper page and Treasure Hunting Evidences. And of course, maraming salamat kay Black Phantom na palaging nag-asikaso ng mga remapping session natin. So, kaya kung mag-remap, direct lang kay Black Phantom. May number tayo dyan, no? Sa cellphone number natin dyan sa page, sa YouTube, at saka sa personal niya na Facebook, Kalb Motnap or Black Phantom, i-message nyo lang siya, no? Kasi ang personal Facebook ko ay for my family and friends lang yon. Kung gusto niyo akong kausapin doon sa page natin. Okay. So yun na, buddies. So para mag-treasure hunting tayo, ano kailangan? Dapat may kumpas. Di ba? Bansay! Bansay! Team? Blasting! Bansay! Bansay! Dapat may kumpas, buddies, no? Pariha ba ng ano ba? Hindi ka man pwede magpanday kung wala kay martilyo, no? Hindi ka pwede magpanday kung wala kay gabas. Japuan. No. Hindi ka pwede magpulis kung wala kay pusil. Oh, di ba? Kung wala kang baril, hindi ka pulis. Kasi ang pulis may baril. No? Ang sundalo may baril. Oh. Paano mo sabihin na treasure hunter ka tapos wala kang kompas? Ha? Nga. Okay, ito ba rin sa joke lang. Dapat, advice ko sa mga treasure hunter, magbili kayo ng kompas, no? Linsatic or geologic. May mura naman sa Shopee, may tag 300 nga lang, 600. Okay. Huwag nyo gamitin yung cellphone nyo na kompas, masisira yan eh. Pag malakas ang magnetic field, bibili kayo. Mura lang yan, no? That is a part of your investment sa inyong exploration. Okay. Mura lang yan. Diba, Bro Richard? Magsay. Okay, magsay. Okay, ngayon buddies, ito na. Ang nangyari dito sa magsaysay, kinampuhan ng mga hapon dati, okay, tapos may ibinaon sila ng mga ninanakaw nila ng makayamanan galing sa Southeast Asian nations. So, from Taiwan, China, Korea, Malaysia, Indonesia, India, ano pa, hanggang Pilipinas. Ang karamihan ay nabaon dito sa Pilipinas kasi kunti lang nila napuslit doon sa Japan kasi nakabarikid ang Luzon ng mga American soldiers, American Navy. Yan, di ba? So, kaya nandito. We are very blessed na nasa Pilipinas ang karamihan ng mga ninanakaw nila. Ninanakaw nila? Nakawin din natin. Joke. Ninanakaw nila. Dapat makukuha natin, di ba? Okay. So, ngayon, buddies, papakita namin ang basic remapping. Okay. Kung titingnan niyo sa likod, dyan. Puros bato yan. Puros bato. Diretso na tayo sa bato na ginawa nating fulcrum point. Or bench marker. Ito. Ito siyang bato na ito. Kaya, diretso tayo. May tinatawag siya na bilog. Yan. Okay? Then, may maliit na bilog sa gitna. Okay. Ang tawag natin ito is excellent surface trail marker para sa fulcrum point. Ibig sabihin, may dig site na may item. Nasa top. Okay. Nasa top ng big boulder marker. Okay. So, ito yung malaking bato. Okay. Ngayon, so, ang meaning nito, ha, explain ko sa inyo, pag ito, masisidlan ng tubig, may tubig na, Brad? Okay. Masisidlan ng tubig, ibig sabihin nito, water element, masisidlan ng tubig. Okay? Kara. Oh, kana lang. Okay. Dito. Sige, sisilan mo na tubig. Hindi ba mayab mo gawas? Sulod, no? Okay. Yan, oh. May tubig siya. Hindi siya muawas, buddies. Yan. So, ngayon, pag masisidla ng tubig, that means, bench marker siya, or fulcrum point siya, sa norte, ibig sabihin, taga dyan siya. Huwag mo siyang galawin, kasi, ang item ay nandun sa south. Yan, kompas tayo. Dito magamit natin ang kompas. Tinatawag natin ito na 159 pattern. So, 180 degrees south, baka simut north. Kaya tayo may water element. Okay? Tubig. Okay. Doon naman sa south, doon ang dig site natin. Okay. So, kailangan magsuka tayo dito ng code 9. Okay.
3 yards sa itong sukat. Bro, ito bro. Nitrosan. Pailang mo ibi. Sigo lang sa gitna, bro. Okay, galing dyan sa water element, 9 feet ito. Tataba dito sa dig site natin. 9 feet. Ayan, 9 feet. Ayan. Okay? Laro. So, dahil nakasout tayo. So, ang alignment is north-south. Okay. Sige, thank you, Brother Richard. Okay. Ngayon, kung titingnan natin ba, this, ito na dig site, nahukay na. Pinakita namin na nahukay na para makikita niyo na standard talaga yan, tinatawag natin na 5 feet by 5 feet ang dig site. 5 feet square, 5 feet doon, 5 feet lahat. Okay. Sarado. Okay. So ngayon, ano tumambad yan, buddies? Itong tinatawag natin na tristone. Yan. Tatlong bato, naka-triangle. No? May lakpa sa gilid. Okay. Ngayon, ang orientation naman, north-south tayo, no? Sa cross line, east-west yan, no? Sa east side, buddies, makikita natin yan. Ang bato or big boulder marker na naka-wall type. Ibig sabihin, wall, boundary. Huwag ka nang lalabas. Papasok ka dito sa kwarto. Okay? So yan ang wall sa east side, Dubinta. So ibig sabihin, west side ang wall natin. Okay. Dapat makonfirm na ang dig site natin ay may metal element. Ito na. Ito. Ayan. Hindi ka dito, black man to. Makikita natin, kung anong makita sa taas, makikita din sa baba. Yan. Wall din siya. Pero naka, sabi ko, metal element. Ito yung formation ng metal element, buddies. Yan. Pero, may dalawang mata, saka nakanganga ang mouth. Okay? Okay lang, bro. Okay. Ibig sabihin, opening. Open here. Ganun ba? Nga nga. Open. Go down. Pag i-open mo mouth mo, kakain ka, diretso yan. Dyan na mismo ang item sa ilalim. So yan, metal element. May wall sa east, may wall sa west. Di naka-tristone. Alam nyo ba? Ang tristone, yan. Ibig sabihin yan, center. Sentro. Tapos may tatlong hole pa yan. Bakit malaki yan, Chris? Ang mga bato, itong tinatawag natin na boulder blockage. 1 foot pa lang, lumabas na ang boulder. Para sa mga walang alam, madiscourage na. Ang laki ng bato niyan. Paano yan i-pull out? No? Paano na yatin kukunin? Simple. Simple. Very simple. Team blasting. Oh, team blasting is the best. Pwede mong blastingin. Pwede mong i-chain block. Pwede nyong manumanuhin yan. Madali yan i-chain block. Ang liit naman ito Ang hukay nga ng Sumifro may 300 feet sila na na-drill May mga damit ng tao sa ilalim, may uniform ng hapon, di ba, brother? 300 feet, ha? Imagine! Ngayon, hindi kayo maniwala na may malalim. And Sumifro mismo dito. Sumifro company, yan, nag-drilling. Well, hindi pa niyabot ng tubig sa 300 feet dahil bundok Okay? So, that means, more than 300 feet pa ang target. Ano naman gagawin ng mga uniform ng hapon sa 300 feet? Sa hukay. Okay, that means, malalim yun. Bunker ang tinira. Ito naman sa atin, tignan lang natin, lumalit ang detection. Okay, so kahit anong detector nyo, basta alam nyo lang gumamit na malalaman nyo. Yan oh. Yan. Naka letter Y. So here, within this spot, within, ang mouth dyan, opening. Yan, nearby, here. Here is the deposit, okay. Yan. So ngayon, ito na ba, this? Okay. So ngayon, baka sabihin nyo, bato lang yan. Oh, bato lang talaga. Dahil alam naman natin ang mga hapon, kung anong available materials, ayun ang ginagamit nila na marker. No? Okay. Ito. Surface trail marker, balik tayo. May heart to dito. So, ang heart is 315 degrees. Yan. Heart marker. Tatama ito ng 135 degrees. Okay? So, alam nyo yan pag 135. Pag 315 ka, matiba yan. Pag 135, yun, maganda yung kain yan. Heart ito, buddies. Ayan siya. Itong kokoro.
Okay, makilara na no. Diretso pa nini, wala na limpyo iba. Okay, heart na siya. Okay, so ngayon, ito na. Mayroon ba talagang hidden trail marker na yung hindi bato? Mayroon. Okay. Para maniwala kayo na talagang may inilagay ang tao dyan, Hapon or Pinoy ang inutusan, na talagang man-made, ito ang ipakita natin. Okay. Balik tayo dito, black button. Sinabi ko kanina, kung anong makita mo sa taas, ay makita mo din sa baba. Okay, limpiyuhan na ito. Klaro lang. Okay, yan. Bilog na may hole. Sa gitna. Yan. Okay. So ngayon, buddies, may nakukuha tayong bilog na may hole dun sa dig site. Okay, papakita natin ha. Sa south. Ito ang tinatawag natin na mud ball. Inangit-ingita namin eh, kasi madali itong mabasag. Yan. Ito yung bilog na may hole sa gitna. Yan. Perfect yan, buddies. Pakisukat ko na bro, para makita nila ang kadako. Yan. Diba, halos magkapareha. May hole sa gitna. Ito naman siya may hole sa gitna. Okay. Okay, 2 inches ang diameter niya. Yan, 2 inches. Yan. Okay, thank you bro. So, ito siya, hole. Ito hole. So imagine, kung hindi tama ang sukat mo, hindi mo ito makukuha. Dahil doon to sa south, din ito sa norte. So saan to nakukuha dito? Ituro natin sa bato. Then, kung ilagay mo siya dito, yun, may plastaran talaga sa bodies. Oh. No? Ayan. Parang billiard. Okay. Doon tayo sa dig site. Balik. Black bag. Nagatol. Ito muna ka. Ituro. Palihog, tol. Saan mo nakuha? Baka sabihin nalang buot-buot si Chris ba? Dile. Ito ang gigir natin sa team blasting na pinakamatibay. Ituturo niya saan niya nakuha. Okay. Andahan lang ha. Diyan. Pinasak sa butas sa bato. Okay? Baka sabihin nyo na ano lang yan na insekto. Ginawa hindi, buddies. Nag-iisa yan dyan sa bato. Okay? Okay, thank you, tol. Okay. Ang ibig sabihin nito, sintering shaft. Ibig sabihin, ang nahukay natin, ito na ang sintro sa shaft. Ito na talaga ang hukay natin. So, ang meaning naman ito, code maro. Or 0.0 talaga siya, no? Parehan natin, bilog. Ang meaning to placeholder, pag makuha siya na stem, dyan mismo nilagay ang item, siya ang holder, ito na dig site. Okay? So, kunin ang boulder blockage para makapatuloy sa paghukay. So, napaka-importante ng mud ball dahil tinatawag itong Japanese special art. Magaling yan sila. Yung mga lupa na gagawin nilang mud ball, ganito, yan, perfect talaga. Apat. Okay. Okay. Sa dito sa Mindanao, parang apat na beses na kami nakakuha ni Black Phantom sa Team Sniper. Apat na beses na yata na kami nakakuha nito. Sa dig site mismo. Malalaman namin eh, kasi sa labas pa lang, may indication na. Kaya ito, sabi ko kanina, may lalabas dyan na katulad ng marker sa taas. Lumalabas talaga siya. Hey, Bansai Team Blasting! Bansai! Tibay! Blasting! Tibay! Tibay, tol! Okay, ano pa? Masabihin nyo, lupa lang yan, Chris. Lupa talaga, alangan ng bato yan. Lupa yan. Oh. Pero, mayroon, sir. Pangalawa, ito pa. Hindi muna tayo magtatapos yan. Oh. Ano masasabi nyo dito? Bato? Lupa? Or dahon? Diba? Bute? Butelya na basag. Or buti na buwak. Okay. Saan nakuha? Siya, tol. Nakuha. Sa kape. Kapin. 1 foot. Oh, balik dito, tol. Ito na po dito, tol. Di mo. Saan nakuha? Sa my wall. Lakan mo, tol. Okay. Diyan. Okay. Malapit sa sentro ng dalawang wall. Diyan nakuha sa 1 foot ang bote. Kakabades, hindi ito basurahan dito. Dahil farm ito. Yan oh, may mga corn, may mga mais.
So ibig sabihin, hindi nagalaw ang lupa. Okay, salamat tol. Yan ang buti. Ang buti naman to, yan, tingnan natin, puti. Colorless. Pero naka-code 5 yan. Yan. Ibig sabihin ito, warning sign lang ito ng possible poison gas. Pero, sharp na talaga siya. Nasa dig site na. Normal na lang yung poison bodies. Kaya nga, dapat malawak ang hukay natin para okay ang air ventilation. Hindi tayo mahirapan huminga. Sa paglalalim na, pwede tayo maglagay ng blower or maglagay ng uling para ma-neutralize natin yung poison. Okay. So na, itong buti ha. So, talagang man-made. Okay. Lagay natin dyan. Doon naman tayo sa mga bato na steam dahil ang mga hapon ay gumagamit talaga ng bato. Okay na yung tri-stone or tatlong bato. Ito ang maganda, Baris. Tingnan nyo. Kung nag-study kayo ng geology ba yun? Nag-study ng lupa na, geologist. Okay. Ang normal layering, isa po la, mag-limestone. Limestone talaga lahat yan. Bato pa, halos pare. Pero ito, pag tingnan mo, ang bato, iba-iba ng figure. Sa gilid ito ng mga malaking bato. Ito unahin natin. Ang tawag nito, yan. Dot. Okay, sukat yan eh. Sukat yan. Ito naman, okay, sukat. Okay, dos pa rin, no? Dos. 2 inches. Pareha siya ng mud ball. Okay, ito siya. Okay, hindi siya rectangle, ah. Pero ang tawag nito, yan, pagkatingin man ay ganun. Ang tawag nito, yan, enclosure, dig site enclosure. Pag makakuha ka ng perfect na ganito, ibig sabihin na tamaan mo ang tamang shaft. Nasa tamang dig site, nasa tamang hukay ka patungo sa itim. Kaya nga may sukat eh. Isa, dalawa. Ang bad list to, isa, dua. Size, okay. Dos siya eh. 2 yards is equals to 6. So, 6 feet, babantayan mo naman. Anong makikita mo? Yan ang tinatawag natin coordinate markers. Okay. Ano pa? Heart. Yan ang heart natin. Na mayroon pang tumoy-tumoy. Okay. Yan ang kukuro, buddies. Okay? So, ito siya. Yan, mga broken stone. Ito. Itong tawag natin na one item. One. Binary ito, ha. Isa. Item. Okay. Isang item. One item. Binary code. 1-0. Okay. Yan na siya. Pero cutted yan. Okay. Yan. Mga very relevant markers ang nilisan natin. Ano. Okay. Yan. Ano nang pagong likod. Okay. Ito siya. Manipis. Flat stone. Okay. Kokoro pa rin yan. Cutting lang. Okay? Kanji natin. Ayan. Kung tinan mo yan, ito yung kanji tinatawag natin na down o sheta. Okay. Kanina natin yan. Yan. 1, 2, 3. Parang letter key lang. Yan. Ang meaning yan, sheta. Under. Okay? So, can. Ito naman siya, su. Or enter sign. Under, enter. Under. Yan, combination na siya. Yan ang sheta. Yan, yan. Yan. Ito naman, pag dito ka sa kabila, su, marker. May letter T. Kojiki stroke to ng under pa rin, pag letter T. Okay? Yan ang inventory marker box na maliit. Okay. Yan, buddies. Hopefully, naintindihan nyo. Then, ito malaking ba to? Oh, ito. Putol. No? Putol. Ibig sabihin nito, cutted. So, hanapin pa natin ang sumpay nito. Yung sumpay, dugtong. May kadugtong to, buddies, yan. But, ibig sabihin, makatayo siya. Okay. Parang pusti lang, no? Okay. May sumpay ito sa lime, puzzle type. Hindi pa natin naabot. Okay. So, yun ang mga tinatawag natin na hidden trail marker na may mga ibig sabihin. Kaya pag, remapper or decoder ka, dapat may knowledge tayo sa mga makikita na marker. Kung alam natin mag-remap sa taas, dapat alam din natin mag-reading sa baba. Kasi ang dami na ngayong nag-decode-decode lang hanggang sa taas lang. Pagdating sa baba, hindi na alam anong meaning nito. Tulad sa nangyari sa Davao, no? Saan ba yon? Tagong ba yon? Yung pumutok ang bomba,
80 feet. Oh, ilang tao namatay? Dalawa. So ngayon, sabihin nyo pa walang bomb trap, eh, namatay na isa bomba yun eh. No? Dalawa. Poison. Sa Kadingilan, may namatay na apat, no? Na poison. Yung mga previous pa, marami. Totoo ba this ang poison trap? Totoo ang bomb trap? Totoo ang death traps ng mga Hapon? Dahil, ang target kasi natin, hindi yan 10 pesos or 100 pesos lang ang kantidad ng item. It worth millions, no? Multi-millions. Imagine, ang kilo ng 24 carats ron, karon nga gold is 4 million na. Nagkataas ang presyo eh. Dati 3 million, ngayon 4 million na. So imagine, makakuha ka ng isang barita na 6.2 o ilang million na. Kahit kunin lang 3 million sa'yo, kahit 3 times 6, may 18 million ka na. Mauubos mo po yan. Hindi, na ba? Kaya sa mga treasure hunter, huwag na kayong bash ng bash. No? Pag makahits kami, wala mo may labot. Pag makahits mo, wapon, may labot. No? Mind your own business. No? Kaya magtulungan. Kaya nga nag-share kami ng actual video remapping para makatulong. Nagpasalamat yung way kasi si Brother Richard. Ay, pagpunta namin sa site, may mga dig site na eh. Natamaan talaga. Swerte pa kasi big load eh. Pati bunker. Tamaan kasi kumplito ang marker. Oh. No? Saka sa pag-remap, doon na namin nakita na may mga sikreto pa na mga kanji codes para sa mga maliliit na dipong, para sa mga sucker load. Oh, yun, nakita na sa remapping session na yan, no? Anchor lock. Ah? Anchor lock. Hmm. So, ngayon, buddies, yun, naitindihan na nyo? Ang pattern na ginagamit natin is 159, okay? So, code 1 tayo, norte. Papunta tayo sa south. Yun, naukay natin ang mga markers. May basag na bote. No? Kasi lalabas talaga yan yung transparent. Yan ang kulay tubig. Di ba? Tubig colorless. Lalabas yan. Sa color coding yan. So, ibig sabihin, pag water element ka dito, pag hukay mo sa south, may confirmation. So, tubig dito, masisid lang tubig. Dapat doon may tubig. Pero hindi tubig makita mo. Color. Yan ang application ng color coding and elemental markers. Combination yan, magsasaba yan lagi. So, sa south, pag hukay mo, ay, may bote na colorless. This is the color of the water. Kasi ang water is colorless. Hindi blue ang water, ha? Hindi. Pag asisilan mo, blue siya. Oo, ang water is colorless. So, yun ang explanation. So, ito ang nangyari. Okay, ulitin ko. Okay. Naghukay tayo sa south, galing dito sa norte, lumabas ang color coding sa water, transparent. Then lumabas ang code MARO or centering na pareha dito sa code na hole in the center of the circle. Okay, circle hole, code MARO. So, paglagay mo dyan eh, pareha talaga. Okay, so yun buddies. Yan ang pinaka-explanation sa dig site bakit naghukay tayo. Yang mga big boulder brackets, so yun ang gagawin. Chin block, the best chin block. Pero, pag gusto nyo, team blasting na. Mahalap dyan. Madali lang yan, okay? So yun, buddies, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa patuloy nyo pag-suporta sa Chris Sniper YouTube channel. At maraming salamat dito sa team natin, sa team blasting. Basay, team blasting! Basay! Okay, so Black Phantom, papakita ko muna sa inyo si Black Phantom para makita nyo naman kagwapuhan niya palagi. Okay? So ito si Black Phantom ang inyong kukuntakin pag gusto yung makigmeet sa Team Sniper. Okay? Salamat kay okay. Tatay, pinakabata dito sa team na ang Team Blasting. Okay? Shout out, base may shout out pa kayo mga katropa. Bro. Shout out sa mga baser. Ayun na pag-imission ng baser ha. Basta si shout out, okay? So, ito, normal talaga buddies na pag mag-vlog tayo ay may mga baser. So, the best way is, pabayaan mo na lang. Kasi, hindi naman yan sila kasali sa team natin eh, no? Salamat sa kwan, sa owner ng lupa. Oh, sa owner ng lupa ngayon. Salamat. Okay, so ngayon buddies, magpatuloy tayo sa ating mga exploration. Commando, salamat. Oh, team commando treasure hunting. Team Rico, salamat. Exploration dahil ang sabi naman ng mentor namin, huwag ka lang huminto dahil may right time ang lahat ng bagay. May panahon na makahits ka talaga pag hindi ka huhinto. Hard work, no? Hard work, knowledge. Sabi sa Bible ngay, my people perish, no? Because of the lack of knowledge.
So, hindi ka talaga magtagumpay kung kulang ka ng kaalaman. So, dapat may knowledge. Kaya, kung may alam ka, huwag ka namang maghambog. Sabi naman ng mga the best advices, be wise like a serpent but humble like a dove. So, kung may alam ka, kaibiganin mo yung may alam na iba para dadami ang iyong alam. Di ba? Iba talaga ang may alam. So, kaya maraming salamat, Brother Richard, sa iyong pag-coordinate sa team natin para marimap inyong area dito sa Magsaysay, Davao del Sur. Okay, once again, this is Chris Sniper saying eat, sleep, and explore din. Bansay Team Blasting! Bansay! 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 Bansay!